Yo, what's up mga boss? So, another vlog ulit sa ATR160. So, ngayon naman, explore naman natin yung kanyang TFT display. Yan. Na may phone mirroring at kung ano-ano pa. Actually, hindi ko pa masyadong na-explore kasi itong TFT display ng ATR160 ng QJ Motor. So, kaya binlog ko na din para sabay tayo makakita na kung ano pa yung pwede magawa nito dito sa ATR160 connected sa ating Android phone or iPhone. Kasi ang na-explore ko pa lang dito based dun sa unang vlog ko is yung navigation niya and yung phone mirroring. So check na lang natin. Yan mga bossing. So ngayon naman check naman natin yung full details nitong TFT display ng ATR160. So nakabukas ngayon yung makina. Ayan yung kanyang TFT display. So ito, traction control, nakailaw. Nga pala, pwede mong i-turn off tong traction control ng ATR160. Yun din yung magandang features kasi pwede mong i-on tsaka i-off. Para sa akin, ATR160, pwede mong i-off tsaka i-on yung traction control. Tapos, ito yung kanyang settings. Kitang-kita nyo naman, pwede yung white, pwede yung black, pwede palitan. So black yung pinili ko. May trip meter yan, trip 1, pwede ka mag-trip 2. Ito yung kanyang kilometers, ito yung kanyang temperature gauge, ito yung kanyang fuel gauge. Ito yung sinasabi ko sa unang vlog ko na mode PO ready. So, pag naka PO1 niya, pag naka P1 yan, yun daw yung pagpaakyat. Kung gusto mong mas lumakas yung makina niya pagpaakyat, gagawin mong P1. So, gagawin mo lang yon is mabilis lang na pindot nito, up and down, up, down. Yan, sorry. Yan, P1 na. Ulitin ko. Ganyan siya. Ayan, PO na ulit. Isa pa. Yan. So, pag naka P1, pang akyatan daw yan or pang ano, pang mga paahon. So, kapag katapos mong umahon, flat na ulit, balik mo na sa PO. Ito rin yung button ng idling stop. Bababa mo lang siya. Diba? Tapos yan yung battery meter, pinakamaganda rin yan, 13.9 volts sa battery. Parang sa big bike ko din, yung big bike ko 14 din yun eh. Diba? 14 volts yung nakalagay dito. ABS, umiilaw siya kasi di pa naman tumatakbo. Tapos yun lang naman, may oras, yan, 4:27 ng hapon. So yan, tapos ito naman yung kanyang menu ng TFT. Ito. Enter, pindutin natin yung enter. Focus lang natin. Sorry, medyo maliwanag. Yan. Enter. Ayan. Interface. Yan yung pwede kang mamili. Enter. Oh, white or auto. So, pinili ko yung black nung kanina. So, i-auto natin. Yan. So, puti naman siya ngayon. Tapos, click ulit tayo. Balik natin sa black para makita niya. Yan. Okay, so balik tayo ulit sa menu. Enter lang. So ano ba yung laman ng menu na ito? Clock, meron siyang clock. Meron siyang brightness adjustment. So na-adjust mo yung liwanag nito. Unit, kilometers per hour. Information, so suspect siguro yan nito. Mobile Bluetooth, ito tinanong ko din sa kanila. Feeling ko yung mobile Bluetooth is para sa ano, sa intercom siguro. Tapos TPMS, tire pressure yan. So pwede daw magpa-update ng module pag dumating na sa kanila. So makikita mo na yung tire pressure mo sa TFT mo, which is good. Then yung sinasabi ko kanina, yung TCS, pwede mong patayin. Ayan, close. Pero kapag pinatay mo na yung motor, binuksan mo ulit, mag-automatic po naman siya. So it's up to you kung i-off mo yung TFT mo at TCS mo, or stay mo lang ng naka-off or naka-on. Yan. So yun lang naman yung basic nito na interface ng TFT niya, ng ATR160. Ayun yung basic interface ng TFT display ng QJ Motor ATR160. Yan. Ngayon naman, pakita ko sa inyo yung phone mirroring niya. Alright? Ganyan lang. Long press lang natin. Yan. Lalabas yan. I-scan mo lang yung code sa ating Android phone. Dito sa Android. Pero since na-download ko na yung applications na Carbitride,
Yan, Carbit Ride. So yan yung lalabas na application kapag in-scan mo yan. So try nating open yung Carbit Ride. Since meron na akong application, magko-connect na ng kusa yan. So yan, nag-connect na siya automatically dahil meron naman akong application. So yan yung lumabas sa phone ko. And go to view lang natin. Ito yung navigation na built-in dito sa application na Carbit Ride. Yan. So yung navigation na yan, guys, is kasama dito sa ATR 160. Baka lang natin yan. Yan. So ito yung sinasabi kong navigation na hindi masyadong updated dito sa ating bansa. Pero may mga iba namang nasasagap, like kapag tinype mo yung DRT, meron naman siya, Bulacan. Pero yung specific na location, like address or number, hindi pa masyadong updated. Pero pwede mo siya magamit, di ba? Piling-pili pa lang kasi yung mga location na pwede niyang makita. So yan, tignan natin. For example, ayan, Tilapilon Hills DRT, sinubukan ko, walang lumabas. So, pero try natin, sorry, medyo maingay. Try natin yung ano, yung Doña Remedios Trinidad. Doña Remedios, ayan, meron lumabas. Diba? So, gumagana naman talaga yung navigation niya. So, in general nga lang, ganyan. Pero don't worry kasi, may phone mirroring siya, which is yun yung ginamit natin. So, exit natin to. Punta tayo sa mirroring projection. May music eh. Check nga natin yung music, mga tol. Kung ano yung... Kasi, malay natin, may speaker tong TFT. Kinlik ko yung music. Allow. Check natin. Hello. Nagpi-play din siya dito sa ating TFT. Pero syempre wala namang speaker to. So I think pwede to kung nakaano ka, yung intercom. Not sure, pero nagpi-play siya. Pero wala namang speaker to eh. Diba? So back na natin yan. Check natin yung mirroring projection. Kasi yung phone wala din naman tong speaker, yung TFT. So dito tayo sa phone mirroring, guys. Start na. So ito yung ginamit ko nung nag Google Maps ako. Kasi syempre pag nag phone mirroring ka, makikita mo na yung phone mo or yung layout ng phone mo dito sa TFT display. Tulad nyo, nakita nyo. Stick, diba? Yun yung mga reason ba't maganda tong ATR 160. Kasi yung simpleng ganitong software or upgrade sa isang motor, eh meron sila. So check natin kung magpa-play yung YouTube. Hindi ko pa natatry eh. YouTube. So check natin yung YouTube. Real time po yan. Makikita nyo yung cellphone ko dun sa TFT display. Ayan, check natin yung video natin. ATR 160. Ayan, nakakonect po ako sa wifi dito sa bahay. Yun, unang lumabas yung vlog natin. Salamat po pala sa mga nagko-comment. Comment lang po kayo para magbigayin tayo ng knowledge about this motorcycle. Ayan, check natin. I-landscape natin. Yun. Stick din. Pero syempre, wala kang maririnig na music dito sa TFT mo. Diba? Ang music is nandito sa cellphone. Mga phone mirroring siya. Kasi wala namang built-in speaker itong TFT nila. So, yan. Stick. Pero basically, hindi ko ina-advise yan, Facebook or YouTube. Ang pinaka the best lang talaga dito na magagamit mo is itong maps. Yan. Ang pinaka the best. Diba? So, check natin yung maps. Accurate siya, guys. So, ang bilis ng response nung TFT niya. So, check natin to.
direction, landscape natin, para mag-landscape din sa TFT. Start natin. Yeah. Continue. Hirap mag-vlog. Okay, balik muna natin to dito sa baba. Check natin to. Yan, di ba? So, napakalaking bagay niyan. Yan talaga yung pinaka-importante yung gamit ng phone mirroring dito sa motor na to. Diba? Malaking bagay na yan. Kasi yun lang naman talaga yung gamit na maganda yung pwede kang mag-mirror ng phone for GPS. Kasi mas accurate nga naman yung phone mirroring dahil sa navigation dito na built-in sa kanya, sa carbit, is hindi pa updated. Pero nakaka-search. Nakita nyo naman kanina, di ba? Yan o. Stick din, di ba? Real-time yan. Nung ginamit ko sa DRT sa Tila Pilon, talagang hindi na ako nahihirapan. Di ba? Tapos, speaking of that, close lang natin to. Kapag ayaw man ang gamitin, automatic naman magkuklose yan. Punta ka lang sa application na Carbit ulit. Yan, alam ko may exit dito eh. Kung saan na lang din siya mag-disconnect siguro. Yun. Yan, nag-exit na. So yan, tayo ating palitan ng sa settings to ng Carbit navigation na. Yan. Sa settings, satellite. Pag masyadong maliwanag, dark. Or automatic, yan. Pero naka-satellite version ako. So yan, ang ganda. Diba? Terrain. Maliwanag din eh. Pero maganda to. Yan. So yan yung navigation na Carbit Ride. Stick din. Lupit. Okay, ngayon guys, pakita ko naman sa inyo yung battery nitong ATR-160. Marami din kasi nag-request sa comment kung ano itsura ng battery niya. So pakita ko na lang din. Alright? So check natin yung battery ng ATR-160, mga boss. May nag-request sa comment natin na pwede daw bang makita. So buksan natin para ma-check ko na lang din kung ano itsura ng battery nito. So check natin mga tol kung talagang 14 amps itong battery na nandito. So yun kasi yung sinasabi nila na malaki daw ang battery na ito kumpara sa mga regular battery ng mga scooter. O, kasi yung iba sa NMAX Aerox ano ata eh 12 volts tapos 5 to 6 amps, 6 ampere. 5 to 6 amperes yung mga nakikita ko. So check natin to. Natanggal ko na yung mga tornilyo. Ayan. So 12 volts, ay grabe, taas nga, 14 amps. O, ayan. Ayan po. Legit na 14 amps po ang battery ng ATR-160. 12 volts, 14 amps. Kaya pala malaki-laki. At may hybrid siya na features, di ba? So, kaya din ma-responsive ang torque nito. And siguro, supporta din itong malaking battery capacity sa phone mirroring and connectivity ng TFT sa cellphone. So, chef. So yun. Ayan ang battery niya. 12 volts, 14 amps. Ampere, yan.